ano po ba yung reason nila? Bakit nila ginagawa ang pambubuli sa ibang sa kapwa nila? Madalas kasi yung mga bully na children, sila din, karamitan, victim sila before. Mm-hmm. So it's like a vicarious cycle na binuli mo ako dati or dati akong victim, ngayon hindi na ako magpapa-victim. Isang factor yon. Mm-hmm. So sa mga younger talaga na bata, na yung form of mannerisms or patterns sa bahay nila na napapalo sila, na napapagalitan sila. So, na-adapt nila yung ganitong culture. Pag lumabas sila, kala nila yun yung social way of communication. Mm-hmm. So, at some point, nagkakaroon sila ng avenue na natatransfer yung way of attitudes and behavior nila sa class, sa school. Mm-hmm. Okay, yung iba talaga, gusto nilang maramdaman na superior sila. Mm-hmm. Yun yung karamihan, Doc, ano? Lalo na para doon sa mga bata na dahil matatangkad sila, gusto nila, binubuli nila yung mga mas maliliit sa kanila dahil I feel superior, mas malakas ako sa'yo, yung ganyan. So, yun yung isa sa mga main reasons, Doc, na mga... And then yung violence din, no? Mm-hmm. Kasi exposed sila sa mga gaming. Yan, isa pa yan. Meron kaming study or backup theory nun si Albert Bandura. Mm-hmm. Gumawa siya na experiment about videos, mm-hmm. exposure with kids. Mm-hmm. Na, and napatunayan niya sa kanyang study na ang mga bata as early as 7 years old or lesser, wow. when they are exposed to violent gaming or watching violent movies, tumataas yung aggression. Mm-hmm. So, ang aggression, na ilalabas siya in a form of words, physical assault. Mm-hmm. So, yung mga bata ngayon, dahil dito sa ganitong media mm-hmm. or forms of play, parang natural sa kanila na nananakit sila. Mm-hmm. Hindi na nila nararamdaman na painful pala to dun sa ibang bata na mm-hmm. nagagawan nila. So, ibig sabihin, Doc, malaki pala ang role ng media, ng social media, pagdating po sa behavior ng mga bata ngayon. Yes. Yung formative years is very sensitive. Eh. It mm-hmm. will really mold the child to become a better person or destroy them in the process. Kaya yung exposure nila with the wrong model, mm-hmm. pwedeng parents, adult, teacher, or the social media itself, affected yung behavior nila in a way. Mm-hmm. Kaya pag lumalakas sila, pag hindi yun na ayos at na correct properly, yung regulations kung paano nila yun i-act out, mm-hmm. violent from the other people's side of or point of view. Mm-hmm. Ma'am, yung ganito po ba, Doc, karaniwan lang ba itong nangyayari sa mga bata o meron ding mga nabubuli at nambubuli sa mga adults? Yes, it's not just common with kids, kaya lang alarming sa mga bata. Mm-mm. Madaming form ng bullying, hindi lang siya contextual sa school. Mm-hmm. Pwedeng sa relational, mm-hmm. pwede din sa office or meron kaming tinatawag na workplace bullying. Sa yung boss or co-employer. So, hindi lang natin masyadong nare-recognize. Kasi, mm-hmm. ang mga Pilipino, ang attitude natin, kung kayang palampasin, papalampasin. Para updated ka sa mga haganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.